Hi! Kumusta po kayong lahat? Muli po si Rene, ang inyo pong kaibigan sa YouTube. Nagmamahal po sa inyo, nagmamalasakit, at palagi ko po kayong ipinapanalangin. Omicron variant, paalala po ng Diyos sa lahat ng tao para magsisi. Ayon po sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam po ninyo mga minamahal kong kaibigan, pinapahintulutan po ng Diyos ang COVID-19 hanggang ngayon at iba't ibang version gaya po ng Delta at ngayon po ay Omicron. Hindi po natatapos, ano po? Pero tatandaan po natin na hindi po ang COVID-19 na nagkokontrol sa atin. Ang Diyos po ang may kontrol sa buong mundo. Mula pa po pasimula ng COVID-19, bawat segundo po, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, at ngayon po ay magdadalawang taon na, palagi pong nangungusap ang Diyos sa tao upang magsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Maniwala kay Jesus sa kanyang anak sa ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag po tayong pumunta sa impyerno. Alam po ninyo, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pinapaalala po sa atin na mayroong kabilang buhay at tayo po ay mga makasalanan at kailangan po natin ng tagapagligtas. Mga minamahal ko pong kaibigan, nawa po makita po ninyo mga pangyayari po ngayon na dapat po tayong lumapit sa Diyos. Palagi ko po sinasabi tatlong bagay para po tayong maligtas. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Maniwala tayo kay Jesus. Mahal niya tayo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tubusin po tayo. At pangatlo po, tatanggapin natin si Jesus na mayroong pananampalataya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas upang maligtas at hindi pumunta sa impyerno. Saan mo po kayong panignandig? Daigdig, concern po ako sa inyo. Mahal ko po kayo. Diyan po sa Pilipinas, dito po sa Canada, sa US, sa Asia, sa Africa, sa Middle East, sa Europe, saan man po, nakikinig po ang Panginoon. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap-tanggap. Ang kinim po ninyo, na panalangin po ninyo ito, upang kayo din po ay maligtas. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Minahal mo ako. Namatay ka sa krus upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. At sa sandali pong ito, inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Salamat po, ibahagi po niyo ito. I-share po ninyo sa inyong pamilya, mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan at sa lahat ng tao. Sapagkat napakahalaga po ang kaligtasan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Salamat po. God bless you all. Bye-bye.